Welcome na naman sa panibagong episode ng aking isang masayang araw. Ngayong araw ay samahan nyo kami na bisitahin ang isa sa mga magandang beach campsite na aming napuntahan sa bayan ng Pagbilao. Kaya dyan lang kayo mga master at panoodin ang vlog na ito. So ayun na nga, mula bayan ng Pagbilao ay nagbiyahe kami ng halos kalahating oras para marating ang ibabang pulo na nasa dulong bahaging ng Pagbilao, Grande Island. Alam nyo ba na ang Pagbilao, Grande Island ay napapalibutan ng napakaraming magagandang beach na talagang inyong babalik-balikan? Yeah, ito. Ito na lang. Ayala, yan. Napigtalan. Ano bang mabagaan dyan? Bagabag po tayo. Me. One day lang kami. Parang 15 kilos. Ganun. Kabigat. Tapos yung bag ko. Tilikod ka nga. Yan lang yung bag ko. Tapos ito yung bag niya. Thank you.
dito sa Barangay Ibabang Pulo. And swerte namin kasi walang ibang guest ngayon dito. Kumbaga kami lang yung tao ngayon dito sa resort. Ayun, sobrang ganda, sobrang kalmado. Yun, sarap ng ulam nito ito eh. Naamoy na nyo. Still thinking about how we met. Yeah, I'm with you now. Oh, one thing that it's plain to see, the best thing in this life for free. And that's so true now. And there I was with my world falling apart, open just to get by. Played it by heart, and now I sing, I'm with you.
So ayun, good morning mga master. Time check 6:30 ng umaga. Sunday ngayon. Gloomy yung weather and ganito yung mga gusto kong weather pag nasa beach. Sulit naman yung 100 pesos na entrance sa overnight. Ayos naman. Tapos ganito. Maganda rin yung dagat kasi itong Pugad Lawin is kahani lang to ng ano, ng Balete. Kaya halos same lang sila ng dagat. Kagandahan dito, mas safe dito kasi may mga caretaker naman. Kaya kung gusto nyo mag-overnight, dito na lang kayo dumiretso kaysa pumunta kayo sa Balete. Kumaga, doon libre nga, pero yung siguridad naman ninyo, yung safety nyo naman is walang kasiguraduhan. Unlike dito na may madaming caretaker, kaya mas maganda pa rin talaga na pumunta sa gantong lugar. So ayun, ina-enjoy lang namin yung ganda ng lugar. Napakaswerte namin kasi kami lang yung guest. Kasi nung last summer, sobrang dami ng tao lagi dito. Daming spot dito na pwedeng paglagyan ng tent. So ang entrance fee lang is 100 pag overnight. Tapos sa tent pitching is 100 lang din. Kaya good. Murang-mura lang. Budget meal. Tsaka walang tubig, pero may nabibili mga ano, yung mga nasa container, 40 pesos lang. Madami naman pwedeng, sabi kasi yung tubig dito galing sa pagbilaw. Sa bayan. Pwede siyang ano, pwede siyang panghugas-hugas, panghugas ng mga bigas, gano'n. Basta kung iinumin nyo, pakuluan nyo lang muna para mas safe. So yun, first time namin makapunta dito sa Pugad Lawin. Ganda. Ganda, ang daming spot na pwede paglagay ng hammock. Kasi ang ganda dito, Bermuda talaga. Bermuda dress na. Kaya maganda maglatag ng tent. Basta kung pupuntahan nyo to, madali naman itong puntahan kasi nasa Google Map naman. Same lang ito ng daan pupunta sa Balete. Meron naman sa Hinage din na this way to Pugad Lawin. Kaya hindi kayo maliligaw. Pag kanan nyo dun, pag liko nyo dun, dire-diretso lang pababa. Makakarating na kayo dito sa Pugad Lawin. And isa pang maganda dito is pwedeng-pwedeng motor. Kung yung mga motor nyo is mga pang off-road, yung mga pagputikan, kayang dumaan sa putikan. Oh, meron lang dun sa part ng bungad na dadaanan na medyo maputik. Pero pag nakatawid kayo dun, goods na kayang-kaya na makapasok ng motor dito. Kaya pang ano din to, recommended din tong lugar na to pang moto camping. And dun naman sa may labasan, bago pumasok dito, meron dun mga parking area, mga pay parking. 50 pesos lang naman. Mas maganda mag-park na lang kayo dun kung ayaw nyo ipasok yung motor. Kasi para mas safe. Kasi may bantay dun. May mga lungkot na nakatira dun. Mamaya yung akin yun. Master, nakatambay lang ako dito. Ang daming spot dito na pwedeng tambayan. Ang ganda.
Nakakatuwa kasi kitang-kita yung Mount Banaho dito. Hindi ngayon maulap dun sa part na yun, kaya napakita. Ayan, oh, ganda ng view. So ayan, mahaba din yung ano dito, yung shore. Kasi itong mga nasa likod ko, ayan, pwede na dito mag-camp. Daming spot. Ganda dito. Lalo ngayon, ganda magdagat pag mga ganitong season kasi ano lang, kukunti yung mga pumupunta sa beach. Ayan. Prepare kami ng lunch. Kulang. Ganito pala dito, oh. Ganda, oh. Umabot pala yung tubig. Pagdating namin kahapon. Wala ang tubig. Kaya pag pupunta kayo ngayon, mga gantong month, morning tumataas yung tubig, madaling araw, tapos hanggang mga 12 ng tanghali. Ganda ang linaw ng tubig. So ayun, nagpre-prepare lang kami ng kakainin namin sa lunch. Tapos mamaya, papakap na din kami. Ayun, nakakatas yung hali eh. Iwalay eh. Hindi yung agar na lato yung huli oh. Sarap maligo ulit. Favorite. Quezon? Quezon's best. Perfect na saing.
can drink. Who can stop my hands from shaking? I need you to take them, and I don't wanna wait all night. I'm coming alive and my senses are unlimited. Can this be natin lagi na hindi mahal maging masaya basta maalam tayong makontento sa mga meron tayo at nasa paligid natin. Hanggang sa muling masayang araw mga master!